SSR base. Yan, araw po ng Linggo, araw po ng ating panambahan po para sa ating Panginoon. Yan. Praise the Lord. Babasahin ko po yung Salmo 104. Dito po tayo ngayon. Devotion po natin. Salmo 104, verse 33. Aawit ako sa Panginoon habang nabubuhay. Aawit ako ng papuri sa aking Diyos habang may hininga. Verse 34. Sana'y matuwa siya sa aking pagbubulay-bulay. Ako'y magagalak sa Panginoon. At praise the Lord. Salmo 104, verse 33. Pwede po ba nating basahin po ulit? Nakita niyo po ba, mga kapatid? Yes po. Ayan. Sige, Sister Rachel. Verse Salmo 104, verse ano sis? 33 and 34. 33 and 34. Sige, sis, makibasa po ulit. Verse 34. Aawit ako sa Panginoon habang... Ay, 33 pa na. Apa. Aawit ako sa Panginoon habang nabubuhay. Aawit ako ng papuri sa aking habang may hininga. Sana'y matuwa siya sa aking pagbubulay-bulay. Ako yung nagagalak sa Panginoon. Amen. Praise God. Praise God. Ang ganda po, ano? Yung pag-awit po natin, yan po ay... nagbibigay po ng ngiti sa ating Panginoon. Sabi po, aawit tayo sa Panginoon habang tayo ay nabubuhay. Aawit po tayo ng papuri sa ating Panginoon habang tayo po ay may hininga. Yan, habang tayo po ay may hininga, tayo po ay hindi po tayo magsasawa na umawit ng papuri, umaten sa DM pad, gumawa po ng ating devotion, magbasa po ng Word of God. Yan, sabi po rito ng salmista, yung sumulat po nito, sana'y matuwa siya sa aking pagbubulay-bulay. Ako'y magagalak sa Panginoon. Praise the Lord! Kaya mga kapatid, meron po tayong dalawang aawitin ngayon. No? Aawit tayo habang tayo may hininga. Habang tayo ay may buhay, gawin po natin ito. Praise God! Handa na po ba kayo? Yes, thank you, Lord. Amen. Amen. Sige po, awit po tayo. Sama-sama po tayong umawit para po ito kay Lord. Amen. I am strong. Let the fool
Praise the Lord. Tunay nga na napakainam po na ang kanya pong mga nilikha, tayo po na nilikha ng Panginoon ay lubos na may pusong mapagpasalamat po sa ating Panginoon, lalong-lalo na po ngayon. Binigyan po tayo ni Lord ng another day na tayo po ay mabuhay. Kaya nga po, ang sabi po sa binasa po natin, habang tayo po ay may hininga, tayo po ay aawit para po sa ating Panginoon. Atin pong i-offer sa Diyos ang ating pong buhay. Ito po ay awitin po natin. Yung nagsasabing, Lord, I offer my life to you. For your glory, Lord, I offer my life to you.
Hallelujah. Maraming maraming salamat, O Diyos. Tunay nga po, Panginoon, na marapat at karapat dapat lamang po na Ikaw ay aming itanghal, Ikaw ay aming papurihan, sambahin po sa Espiritu at katotohanan, sapagkat Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit, ng lupa, Ikaw ang Diyos nang lumikha ng amin pong buhay, ang may bigay nito, Panginoon. Ikaw ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay sa mundong ito. Katulad po ng aming inawit, Lord, we offer our lives to You, Lord. Ang buhay na galing din po sa Iyo, Panginoon, na taglay-taglay namin. Ito po ay aming inihahandog sa bawat araw, sa bawat sandali ng aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. Binigyan mo po kami ng panibagong araw. Salamat na matatapos po ang buong linggong ito, Panginoon, na punong-puno ng katagumpayan. Salamat sapagkat itinatawid mo po kami sa bawat araw. Binibiyayaan, Panginoon, ng lahat ng uri ng pagpapala upang, Lord, makita ang ningning ng iyong kabutihan sa buhay ko ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat alam namin na hindi po nawala ng saysay ang aming buhay nitong mga nakalipas na araw, Panginoon. Marami po sa amin, Panginoon, ang ginamit mo bilang daluyan ng iyong pagpapala. Marami po ang napagpala sa amin pong mga buhay, Panginoon. Lord, maraming maraming salamat na kagamit-gamit at makabuluhan po ang amin pong buhay na ibinibigay mo po sa amin. Salamat sa iyong mayamang biyaya. Gracia, Panginoon. Salamat po, salamat po. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba sa lahat po ng karumihan at mga kasalanan na amin pong nagawa nitong mga nagdaang araw, nitong buong isang linggo, Panginoon, na sobrang napaka-challenging. Magmula pa lamang nang tumungtong po ang araw ng Lunes, araw ng eleksyon, hanggang sa araw na ito, Panginoon. Marami pong mga challenges, mga struggle na amin pong napagdaanan. Lord, humihingi po kami ng tawad sa lahat po ng aming mga pagkakamali. Kung ito man, Panginoon, ay pagkakamali namin na nasabi po namin, kung ito po ay kasalanan sa aming kaisipan, na binigyan po namin ng pagkakataon na makapag-isip kami ng hindi maganda, lalong-lalo na po para sa aming kapwa. Kung ito man, Panginoon, ay ang kasalanan na amin pong nagawa, Lord, sinasadya po ba namin o hindi namin sinasadya, Panginoon? Patawarin mo po kami, Panginoon, sapagkat, Lord, sabi mo po sa iyong salita, ang magiging hadlang upang hindi mo mapakinggan ang aming mga panalangin ay ang mga kasalanan na amin pong taglay-taglay na hindi po namin nahihingi ng tawad sa inyo. Patawarin niyo po kami, O Diyos, linisin niyo po kami ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus, sa dugo ng aming Panginoong Hesus na itinigis sa krus ng Kalbaryo, upang mabigyan po kami ng kapatawaran at magbigyan ng pagkakataon, Panginoon, na makadulog po sa inyo at mapakinggan niyo po ang aming pong mga prayers. Maraming marami pong salamat, Panginoon. Inaangkin po namin, Lord, na sa amin pong paglapit sa inyo, kayo po ang Diyos na mapagpatawad. Kayo po ang Diyos na hindi ipagkakait, Panginoon, na kami po ay bigyan ng pagkakataon. Maraming marami pong salamat, Lord. Maraming marami pong salamat. Kaya naman sa umagang ito, inaangkin po namin ngayon pa lang, Lord, na Ikaw po ay nasa aming kalagitnaan, sapagkat yan po ang sinabi mo, ang winika mo, Panginoon, sa Mateo chapter 18. Saan man merong dalawa, tatlo, o higit pa na nagkakatipon sa pangalan mo, aming Panginoong Hesus, Ikaw po ay nasa aming kalagitnaan. Panginoon, higit pa po kami sa tatlo. At alam namin, Panginoon, ang iyong katapatan sa iyong salita ay amin po pinangahawakan. Salamat, Panginoon, sapagkat alam namin, Lord, na meron ka pong gagawin sa buhay po ng bawat isa sa amin. Meron kang dakilang plano, dakilang
pagkakatawag, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. Lord, today is the 426 na araw, Lord, na ito po ay ginawa mo upang kami po ay makasalo mo sa bawat umaga, Panginoon. Lord, naririto po ang iyong mga anak sa DMPAD, handang magsuko ng buhay. Habang may hininga na kami po'y taglay-taglay, hindi po kami mapapagod, Panginoon, na awitan ka, purihin ka, sambahin ka, makinig sa iyong salita, at manalangin at kausapin ka, Panginoon. Maraming marami pong salamat. Napakayaman ng iyong biyaya, awa at habag, grasya sa buhay po ng bawat isa sa amin. We welcome you, Holy Spirit. We welcome your mighty and powerful presence sa bawat tahanan ng mga taga-DMPAD. Maranasan ang banal na presensya ng banal na Santong Espiritu saan man naroroon ang bawat isa sa DMPAD. Maranasan niyo po, maranasan nating lahat ang biyaya ng presensya ng banal na Espiritu ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Maraming maraming po salamat, Panginoon. At maingat po namin ibinabalik sa inyo ang lahat ng papuri, kaluwalhatian, karangalan, pasasalamat at pagsambang wagas. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. 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 Praise God. Praise God. Sino po yung damang-dama po ang presensya ng Panginoon? Amen. Hallelujah. Sa awitan pa lamang. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, no? Ano man po yung mga napagdaanan natin at pinagdadaanan po natin sa bawat araw. Sabi po, use it for your glory. Magamit po para sa kaluwalhatian ng Panginoon. And good morning po sa bawat isa. I'm glad po na nakita ko tayo ngayon. Good morning. Good morning po. Sister Raquel. Sister Lita, Sister Ruby, mamaya, Sister Ruby, may ano yan, aalis na rin yan mamaya. After our DMPAD pa naman, yan, di ba? Sister Vivian, Sister Anna, Sister Ruby Tiongson, good morning. Sister Cynthia, good morning. Good morning daw po, sabi ni Dindin. Ayan, good morning kay Ninang Mila, Sister Maricar, Ate Susan, good morning po dyan. Good morning po. Nagbilig uli si Lord kahapon. Amen. Praise God. Praise God. Sister Revelyn, Sister Bads, Sister Jenny, yan, may pa-swimming si Sister Jenny kahapon, di ba? Ang saya. Ayan, kay Sister Roselle na may pa-anniversary sa kanilang mag-asawa. Good afternoon. Good morning po. Ayan, Sister Carla, ayan, good morning. Yan, wala pong pasok today si Sister Carla. Si Sister Juliet. Yes, good morning, Sister Carla. Good morning kay Sister Juliet, no? May open, nag-open na po kahapon yung clinic po ni Doktora. Good morning po. Good morning. Sister Juliet, ito po ba ay yung clinic ay sa Bacoor? Oo. Yan, Bacoor. Yan. Tayo pong mga taga rito po sa Las Piñas or dito po sa South, no? Punta po tayo dun sa clinic ni Doktora Claudine, yung daughter po, yung panganay na anak ni Sister Juliet. Yan. Kung gusto niyo magpa-derma, magpa-check up, ganyan. Yan, doon po tayo pupunta. Praise the Lord. Napakagaling po at napakabuti po ng puso ng mga doktor na ito. No? Si Dr. Jello and Doktora Claudine. Yan. Praise the Lord. God bless, no, sa binuksan po na clinic po, no, ng atin pong mga anak na rin eh. No? Praise God. Punong-puno po, bus-bus sa pagpapala mula sa ating Panginoon. Good morning to Sister Joy. Ayan, sa Sister Emmy Pineda. See you soon po, Sister Emmy. Ayan, praise the Lord. Sister Abby, Mars Irene Alfonso. Ayan, purihin po ang Panginoon. Araw po ng Linggo ngayon. Nagsabi po si Pastora na next Sunday po natin siya makakasama at mamaya po abangan po natin 10 a.m. sa FB Live po. FB Live
ng JIL Golden Acres. Ang magtuturo po mamaya ay si Brother Bobot Datuin po. Yan, pakinggan po natin mamayang 10 a.m. ang message po ng ating Panginoon na dadalhin po dun po sa FB Live po mamaya. Praise God. Alam ko naman po halos lahat po ng taga-DM Pod naka-tune in po yan ano, mamaya po. Ang pag-uusapan po natin ngayon, mga kapatid, ay ang Unang Korinto Chapter 2. Ito po yung devotion natin today. Yan, sama-sama po tayo. Makibukas po kayo sa inyo pong mga Bible in 1 Corinthians Chapter 2. Yan, praise the Lord. At ang atin pong aha or gagawan po ng devotion ay ang verse 4. Verse 4 po. Yan. Pero basahin po natin, maaga pa naman po, basahin po natin yung entire, yung the whole chapter of 1 Corinthians. So ito po ay merong ilang verses pa. 16 lamang naman pala. Yan. So pwede po ba akong tumawag ng tatlo sa atin po na magbasa po? 1 to 5, 6 hanggang 10, and 11 to 16. Yan. Sino po ang handang-handa na po at naka-open na po ang kanya pong Bible sa 1 Corinthians chapter 2? Open na po ba? Sis Irene. Sister Ruby Longson po. Ayan, verse 1 hanggang 5, Sister Ruby. And 6 hanggang 10 naman po si Sister Vivian. Okay na po, sis? Apo. Okay. 11 hanggang 16 ay si Sister Rachel. Okay po, Sister Rachel. Ayan, purihin po ang Panginoon. Sige po, makinig po tayo, mga kapatid. Go ahead po, Sister Ruby. Okay po. Ang kamatayan ni Kristo sa krus. Verse 1, mga kapatid, nang pumunta ako riyan upang ipahayag ang lihim na plano ng Diyos, hindi ako gumamit ng malalalim na pananalita o karunungan. Verse 2, sapagkat ipinasya ko na wala akong ipangangaral sa inyo kundi si Jesu Kristo lang at ang kanyang pagkapako sa krus. Verse 3, pumunta ako riyan na may kahinaan at nanginginig pa sa takot. Verse 4, at nang mangaral ako sa inyo, hindi ako gumamit ng matatamis na pananalita batay sa karunungan ng tao upang kumbinsihin kayo. Sa halip, pinatunayan ng banal na espiritu ang aking pangangaral sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Verse 5, nang sa panahon, hindi nakasalalay sa karunungan ng tao ang inyong pananampalataya kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Purihin ang salita ng Diyos. Verse 6, kung sa bagay, nagtuturo rin kami ng malalalim na karunungan sa mga matatatag na sa pananampalataya. Ngunit, ang karunungan ito'y hindi mula sa karunungan ng mundong ito o sa mga namumuno sa mundong ito na nakatakda ng malipol. Verse 7, ang karunungang sinasabi ko ay ang karunungan ng Diyos na kanyang inilihim noon. Ito'y itinalaga niya para sa ating karangalan bago pa man niya likhain ang mundo. Verse 8, ang karunungang ito ay hindi naunawaan ng mga namumuno sa mundong ito, sapagkat kung naunawaan nila, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Verse 9, ganito ang mga sinasabi ng kasulatan. Wala pang taong nakakita, nakarinig, o nakaisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Verse 10, ngunit ang bagay na ito'y ipinahayag na sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, sapagkat ang lahat ng bagay ay nalalaman ng Espiritu maging ang mga malalalim na kaisipan ng Diyos. Purihin ang salita ng ating Panginoon Diyos. Nakamute ka po, sis Rachel. Sorry po. 11. Hindi ba't wala nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu? Ganun din naman, wala nakakaalam sa iniisip ng Diyos maliban sa kanyang espiritu. Verse 12,
At ang espiritu nito ng Diyos ang tinanggap natin mga mananampalataya. Sorry po. Tinanggap natin mga mananampalataya, hindi ang espiritu ng mundong ito upang maunawaan natin ang pagpapalang binigay ng ating Diyos. Sorry po ah. Verse 13, kaya nga ipinangaral namin ang mga bagay nito sa pamamagitan ng salitang mula sa banal na espiritu at hindi mula sa karunungan ng tao. Ipinangaral namin ang spiritual ng mga bagay sa mga taong pinananahanan ng espiritu. Ngunit sa taong hindi pinananahanan ng espiritu ng Diyos, hindi niya tinanggap ang mga aral mula sa espiritu. Pasensya na po. Dahil para sa kanya, ito'y kamangmangan. At hindi niya ito mauunawaan. Dahil ang mga bagay na ito, mauunawaan lamang sa tulong ng Espiritu. Verse 15, sa taong pinamumahanan ng Espiritu, nauunawaan na niya ang mga bagay na ito. Ngunit hindi naman siya mauunawaan ng mga tao na hindi pinanahanan ng mga Espiritu ng Diyos. Verse 16, ayon sa mga sinasabi ng kasulatan, sino ba ang nakakaalam ng salita ng Panginoon? Sino ba ang nakakapagpayo sa Kanya? Ngunit tayo, taglay natin ang pag-isip ni Kristo, kaya nakakaunawa tayo. Amen. Sa salita ng Diyos. Amen. God bless the reading of His mighty and powerful word. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, salamat sa Diyos sa kanya pong salita. No, napakaganda po ng ating pong binasa ngayong umaga pong ito. Muli po ay basahin niyo po mamaya paggawa niyo po ng AHA. Ulitin niyo po uling basahin yung buong chapter. Dito po ay ang pagpapaliwanag ni Apostol Pablo. Siya po yung sumulat ng Unang Korinto, ng buong aklat po ng Korinto. At ang sabi nga po niya dito, sa verse 4, ito po ang ating AHA, at nang mangaral ako sa inyo, hindi ako gumamit ng matatamis na pananalita batay sa karunungan ng tao upang kumbinsihin kayo. Sa halip, pinatunayan ng banal na spirito ang aking pangangaral sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Yan, tayo po, no, nakarinig po tayo ng word of God. Yung mga nangangaral po ng salita ng Panginoon. Kung hindi po tayo pinananahanan ng banal na espiritu at maging po ang tagapagturo, ano, ay maaring ang DM pad po ay matagal na po noon pa wala na. Di po ba? Hindi po makapagpatuloy ng 426 na araw ang DM pad. Kung karunungan lamang po ng tao ang umiiral po dito. Amen po ba mga kapatid? Amen. Ibig sabihin po, ang banal na espiritu po, ang siyang nananahan po sa buhay po ng bawat isa. Sa buhay ng mga tagapagturo, sa buhay po ng mga nakikinig. Dito po sa huling part na binasa po natin, sabi po dito, ngunit sa taong hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, hindi niya tinanggap ang mga aral mula sa Espiritu. Kung hindi po tayo pananahanan, no, ang lalim po, no? Hindi ko nga mahuli yung pananahanan. Pinananahanan. Ano ba yung ibang Tagalog doon sa pinananahanan? Yan, sino po yung... Parang ginagabayan. Opo, kung hindi tayo ginagabayan, kung hindi po nag-i-stay, parang gano'n, no? Kung hindi natin nararamdaman si Sun. Kung hindi natin taglay-taglay ang banal na spirito po sa atin pong buhay, eh, hindi po natin mauunawaan ang aral po mula sa ating Panginoon. Hindi sinasa puso. Yes, kung hindi po isinasa puso. At sabi nga po, di ba,
Sabi po rito, kaya nga ipinapangaral namin ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng salitang mula sa banal na espiritu, no? Ipinapangaral po ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga salita mula po sa Holy Spirit. Sabi, hindi ito mula sa karunungan ng tao, no? Hindi po dahil doon sa karunungan lamang po ng tao. Sabi, ipinapangaral namin ang espiritual na mga bagay sa mga taong pinananahanan ng Espiritu. Praise the Lord, praise the Lord. At alam niyo po, sabi, hindi ito nauunawaan, no, ng mga tao po na hindi po pinananahanan. Hindi po mauunawaan. Sabi nga po eh, di ba? At hindi niya ito nauunawaan dahil ang mga bagay na ito'y nauunawaan lamang sa tulong ng Espiritu. Sa taong pinananahanan ng Espiritu, nauunawaan niya ang mga bagay na ito. Yun. Sa mga tao po na pinananahanan, ibig sabihin tinitirahan, tayo po kasi nandito po, ano, pinananahanan tayo ng banal na Espiritu ng Panginoon. Kaya nandun po yung atin pong pagkaunawa sa kanyang salita. Sabi po dito, ngunit hindi naman siya mauunawaan ng mga tao na hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. Meron pong maaring sa susunod na panahon o meron na po ba kayong na-encounter na sinesheran po ng Word of God pero ayaw po niyang tanggapin? No, may mga ganun po eh. Yung ayaw kanyang pakinggan. Diba? Ayaw paniwalaan. Ayaw paniwalaan. Yan. Ayaw paniwalaan. Pero tayo po na pinananahanan ng banal na Espiritu ng Panginoon, hindi po tayo napapagod na ibahagi ng ibahagi ang salita ng Diyos. Ngayon nga po, napakarami ng kaparaanan ng pag-share ng Word of God. Noon pong bandang mga 80s po, no? Dekada 80. Yan, wala pa naman pong internet doon. Kailangan pupuntahan mo po mismo yung tao na gusto mo pong masyaran. I-invite mo siya sa church. Alika, punta ka, sama ka sa akin. Attend tayo ng Bible study. Yan, ganyan po. Ganun po kasi kami na-invite. Pumunta pa kami sa Arroyo High School sa Manila. Yan, tapos pupuntahan ka po ng mga tagapagturo sa bahay. Doon ka po iba Bible study. Dumating po ang 90s, no? Dekada, ano na yon, 90s na po. So, papaano pa po? Wala pa rin naman masyadong internet noon. Diba? Ganyan pa rin po yung gathering sa church, Bible study, sa bahay, sa school. Ganyan po. So, dumating po yung millennial 2000 na po. So, unti-unti, nagkakaroon na po ng internet, may telephone, may cellphone, ganyan. So, nakakatawag na, pwede nang tawagan, pwedeng sharean through phone. Dating po ngayon yung generation po natin, ako, very active po yung mga tao. Social media, meron pong Facebook, may Messenger, may Instagram, may Twitter. No, at iba pa po, marami pa po yan eh, yung mga platforms. May Zoom. May Zoom. Ayan. So, ganito po yung ginawang kadali na ni Lord para po maipalaganap po yung kanyang salita. No, maipalaganap ang salita ng Panginoon via FB Live, via Facebook, yung nakaka-attend po tayo ng mga worship service, no, ng panambahan sa Panginoon sa pamamagitan po ng Facebook, mga live, YouTube live, mga ganyan po. So, madaling na po na tayo po ay makapakinig ng salita ng Diyos. Pero meron pong sinasabi si Pablo. Marami po, kung gusto lang nating makinig, i-click mo lang. Marami tayong mapapakinggang mga sermon. Di po ba? Pag ano pa lang, halos 24 hours. Kasi po, buong mundo, gabi rito, umaga doon. Tapos umaga dito, gabi doon. So, hindi lamang po sa bansang Pilipinas na mga preachers ang pwede nating marinig, kundi even po yung mga nasa ibang bansa. Pero ang sabi po ni Pablo, tayo po ay maging ano din po tayo, vigilant or mapagbantay. No, hindi naman po lahat na lang ng magtuturo ay atin pong paniwalaan. Hindi lahat. Kasi po ang sabi po niya dito,
Si Pablo po ay nangaral, hindi siya gumamit ng matatamis na pananalita. Ayan, mag-ingat po tayo. Marami po kasi ngayon, katatapos nga lang ng eleksyon, marami po ang gumamit niyan. Yung mga matatamis na pananalita para maengganyo po yung tao. Diba? Para maniwala po yung tao. So, tayo po ay kailangan po marunong din, alam po natin ang salita ng Panginoon, no? Hindi ako basta mahatak, no? At maniwala at sumali sa kanilang grupo dahil lamang sa kanyang matatamis na salita. So tayo po ngayon, alam natin, taglay-taglay ba niya yung banal na spirito ng Panginoon? 'Di ba? Meron pong ano eh, alam ko tayo po sa DM pad 426. Alam na po natin yung taong nagsasalita sa ating harapan o pinapakinggan po natin kung siya po ba ay pinananahanan ng banal na spirito. No, ma-feel ba natin yung Holy Spirit na taglay-taglay ba ng taong ito? Nagigess niyo po yung point ko? Hindi porke ang galing-galing lang niya mag-English, mga ganyan. Okay. O ang tali-talino niya. 'Di ba? Parang hangang-hanga na ako sa kanya kasi ang galing-galing niya magsalita, 'di ba? Dadaanin po tayo sa mga mabubulaklak na salita. Pero sabi po ni Pablo, hindi po niya doon pinadaan ang kanyang pangangaral. No? Hindi ko kayo nakumbinsi dahil lamang sa matatamis na pananalita, yung mabubulaklak na mga salita. Diba? Yung mga ano bang sabi niya rito? Hindi batay sa karunungan ng tao. Yan. Hindi batay sa karunungan ng tao. Kaya niya nakumbinsi, no? Hindi. Sabi niya ganun. Sa halip, pinatunayan ng banal na spirito ang aking pangangaral. Ang banal na spirito po, no? Ang siyang kumilos. Sabi niya sa kanyang pangangaral, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na spirito. So it is by the power of the Holy Spirit. And I believe po, dito po sa DM pad, ito po ay pinananahanan, ang gawaing ito po ay pinananahanan ng banal na spirito. Kaya po ito ay magtatagal, ano? Hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoon. Hinihintay na lang naman natin eh, di ba? Hinihintay na lang naman natin yung muling pagparito ni Lord. Kasi alam po natin na ito po ay palapit ng palapit ng palapit na. That's why we are preparing ourselves every day po na tayo po ay makakain ng salita ng Panginoon, makapakinig ng salita ng Panginoon. Individual preparation po ang bawat isa po sa atin. Kaya tayo po mga kapatid ay patuloy lamang po, wag po kayong mapapagod, wag kayong magsasawa. 'Di ba po dati umaabot po tayo, ilan na po tayo, ano? Maaring darating po ang panahon, di natin masabi, may magsawa po talaga. No? Merong manawa. Ang tagal-tagal na nung DM pa, dami ko nang gagawin pag 7:30 at saka nakakasawa na. I pray po na hindi po ito dumating sa buhay po ng mga ka-DM pad. Kundi sa bawat araw po, ma-feel po natin yung need po natin ng DM pad. Kailangan eh. Kailangan ko ng makinig ng Word of God. Kung nawala man po ng ilang mga panahon, importante po yung meron po tayong pusong nananabik bumalik. Yan, sino po dito yung medyo na wala lang ng mga ilang araw, ilang panahon, pero nandito po ulit ngayon at sabik na sabik na sabik sa bawat araw. Diba? Hindi pa po huli ang lahat, mga kapatid. Hindi pa po huli ang lahat. Sabi nga, habang tayo ay may hiningang taglay, habang tayo ay buhay, ang Diyos po ay nagbibigay ng pagkakataon pa rin, no? Chance pa rin, no? Na tayo po ay makabalik po, no? Makabalik. Hindi naman po sinasabing na pariwara po kayo, ano? Maaring meron lamang po kayong mga pangyayari o sitwasyon sa buhay po ninyo na talagang conflict
naging conflict, lalong-lalo na po sa mga nag-o-opisina po, no? Sa mga nag-o-opisina. So, alam po ni Lord ang laman po ng puso natin. Si Lord na po ang bahalang humusga sa bawat isa po sa atin. Hindi po ang tao ang manghuhusga. Wala po tayong karapatan na humusga. Narito po ang DM pad upang tayo po ay magpalakasan po sa isa't isa. Yan, magpalakasan po tayo sa ating spiritual na buhay. Amen. Kailangan po tayo na maging ano po tayo eh, spirit people po, no? Ibig sabihin, hindi po pwedeng ialis po yung ating spiritual na buhay eh. Hindi po, pwede po talaga yon. Kawawa naman po yung mga tao na hindi sinasali at hindi priority yung kanilang spiritual na buhay. Kailangan ang priority po natin ay ang maging malusog po ang ating spiritual na buhay. Sapagkat ito po ang magbibigay po sa atin ng lakas at katagumpayan dito po sa mundong ibabaw. Amen? Praise God. Praise the Lord. Ipagpatuloy po natin mga kapatid ang devotion niyo po for today sa 2 Corinthians chapter 2 verse 4 po. Sabi nga po, at nang mangaral ako sa inyo, hindi ako gumamit ng matatamis na pananalita batay sa karunungan ng tao. I believe po, nandito po kayo sa DM pad, hindi dahil nakarinig po kayo ng mga matatamis na salita, no? Hindi po ganoon. Ay, nandito ako kasi magaling magsalita si ganito, si ganyan. Hindi po eh. Kundi taglay-taglay po ng bawat isa sa atin ang kapangyarihan ng banal na spirito na kumikilos po sa buhay po natin. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. And muli po, paalala, this coming May 30 po, araw po ng Lunes, tayo po ay babalik sa Bahay Ampunan po sa Tagaytay, ang Mother Teresa Orphanage po. Yan, babalik po tayo doon, mga kapatid. At si Sister Anna po ang mag-handle pong muli ng atin pong mga collections for our donations. Ayan, kumakatok po kaming muli sa inyo pong mga puso na tayo po ay sama-sama po na tumulong. Maliit o malaki, no? Ayan po ay pagtulong pa din. Huwag niyo pong isipin na ang liit lang naman ang itutulong ko. Huwag niyo pong isipin yon. Ito po ay ang mahalaga po, yung kalagayan ng ating puso sa harap ng Panginoon. Kung gaano po tayo, no, magbahagi po, mag-share po ng blessings. Yan, sabi po ni Sister Anna, share our blessings. Lalong-lalo na po sa mga bata, no, na nakita po natin, di ba, last March 21, nang tayo po'y pumunta doon, eh, nung tayo po'y pumunta ng July, pumunta tayo ng December, di ba po, sila po, nandun lang sila sa room. Pero nung bisita nitong March, humabol na po sila hanggang labas. Di ba, nagtatakbo na po sila hanggang labas, kulang na lang po, sumakay na sila sa mga kanya-kanya nating sasakyan. Di ba, at sila po'y tuwang-tuwa. At alam ko po, prayer din ng mga batang ito na makabalik tayo doon. Yes, sis. No? Amen. Bula tayo, sis. Yes. They are praying na tayo po ay makabalik doon. Kaya schedule po natin yan ng May 30. Monday naman po yun. At ito po ay halos kalahating araw lang naman po. No, maganda nga po, makasama po kayo. Maka-join po kayo. Paglaanan po natin ng oras. Para mas lalo po nating maintindihan kung gaano po nananabik ang mga batang ito. Unang-una po yung presensya natin, yung may dumadalaw sa kanila. Yun po yung number one, yung ma-feel po nila na mahalaga sila, may mga taong nagpapahalaga sa kanila, may nagpupunta po sa kanila. Ma-feel po nila na they are loved, no? May mga nagmamahal po at nagmamalasakit. Yan, praise God. At syempre, ang pangangailangan din po nila sa bawat araw. Yan, material at financial na pangangailangan sa bawat araw po. Praise the Lord. Sige po. Kontakin niyo na lamang po, i-message niyo po si Sister Anna Clemente para po sa mga inyo pong mga donations, mga kapatid.
Praise God. Ngayong umaga pong ito, tayo po ay manalangin. Ilapit po natin sa Panginoon ang ating pong buhay, maging ang buhay po ng ating pamilya, ang ating kabuhayan. Yan. Kailangan natin si Lord eh. Amen po ba? Amen. Kailangan po natin ang Panginoon. Kailangan po natin siya, ang presensya po ng Panginoon. Kailangan po natin sa bawat araw. Kaya nga po, araw-araw po tayong nandito sa DM Pad. Praise the Lord. Sige po, tayo po ay yumuko at pumikit. Maraming maraming salamat, aming Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Banal na Espiritu. Nasa bawat araw, nananahan ka po sa buhay po ng bawat isa sa amin. Lord, manatili ka po. Manatili ka sa aming buhay. Manatili ka po sa aming puso. Lubos po kaming nananampalataya sa iyo, aming Panginoon. I-direct mo po ang aming pong buhay. I-direct mo po ang aming mga plano, ang aming pong mga ambisyon sa buhay, Panginoon. I-direct mo po kami. Lord, maraming maraming salamat na muli ay matatapos po ang ika-426 ng gawain pong ito ng daily morning prayer and devotion. Sabi mo po sa iyong salita that if we seek first your kingdom, Panginoon, and your righteousness, all these things shall be added unto us. Lord, pinangahawakan po namin ang Matthew chapter 6 verse 33. Na ito po'y susi, Panginoon, upang ang lahat ng bagay po ay idagdag mo po sa amin at maging makabuluhan ang aming pong buhay, Lord, na kami po'y mabuhay na meron po kaming puso na nagmamalasakit para sa aming kapwa, para sa aming kasama dito po sa DM Pad. Sama-samang panalangin, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. Ikaw po ang nakakaalam ng lahat po ng detalye ng mga nangyayari po sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, maaaring hindi man po namin maibahagi dito ang lahat po ng amin pong mga pinagdadaanan. Subalit, Panginoon, sa aming pagyuko at pagpikit, tanda ng aming pagsuko ng aming buhay po sa inyo, isinusuko din po namin, Panginoon, ang amin pong buhay, ang lahat ng mga problema namin, ang lahat po ng mga pangangailangan namin sa bawat araw, ang lahat ng aming mga plano, ang lahat ng aming miyembro ng aming pamilya, amin pong itinataas at ini-entrust po ang buhay po nila sa inyo. Lord, ang amin pong mga pinagkukuhanan ng aming kabuhayan, trabaho, negosyo. Lord, ang lahat po ng amin pong dumarating na pagpapala sa amin. Lord, salamat po na ikaw po ang nagbibigay nito, Panginoon. At sa lahat po ng mga inaasahan pa namin, Panginoon, na dumating po na pagpapala sa amin, Lord. We pray, O God, in Jesus' name, na ito po'y matanggap na po namin, Lord, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lord, maraming marami pong salamat. Dalangin namin, Lord, ingatan mo po ang buhay po ng bawat isa sa amin. Ingatan mo po ang bawat miyembro ng aming pamilya. Proteksyonan mo po ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Kasama po ang aming mga kamag-anak, ang aming mga kaibigan, yung mga malapit po sa puso namin, Panginoon, Lord, panalangin namin na i-protect mo po, gabayan, Panginoon, ang buhay po ng bawat isa sa amin. Gayon din po ang aming mga kabuhayan, Panginoon. Lord, sabi mo po sa iyong salita, even in times of pandemic, even in times of famine, that your people will enjoy plenty, Lord. Yan po yung promise mo, Panginoon, that you will spare, Panginoon, ang buhay po namin, Lord, na iyo pong mga anak, na iyo pong mga tagasunod, Panginoon. Lord, inaangkin po namin ang mga pangako mo po, pangako mo na tunay nga po, natutuparin mo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. You are our God who is faithful and true to your promises. Maraming marami pong salamat in the name of Jesus. Lord, i-bless mo po ang lahat po ng mga ka-DM Pad. I-bless mo po ang buong pamilya ni Sister Raquel, the entire Derama family, maging sa pamilya po ni Sister Lita, ang Bartolome family, sa family po ni Sister Ruby, the entire Lacuna family, in the mighty name of Jesus. Continue, Lord, to be with them, to bless them, Lord, in the name of Jesus. Lord, continue to bless the entire family of Sister Anna Clemente, the entire Navarro family, Lord, Clemente and Navarro family, in the name of Jesus.
Maraming maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Lord, patuloy na pagpapala sa buong pamilya po ni Sister Ruby, the entire Chongson family. In Jesus' name. Maging sa pamilya po ni Ninang Mila, the entire Hernale family. Continue, God, to bless them in Jesus' name. Lord, maging sa family po ni Sister Susan and Kuya Jojo, the entire Osenar family, in Jesus' name. Lord, bless them in Jesus' name. Lord, maging sa pamilya po ni Sister Maricar, sa De Los Santos family, Lord. Continue, God, to bless them in the name of Jesus. Maging sa pamilya po ni Sister Buds, ang buong Samson family. Bless them, Lord, in Jesus' name. Lord, maging sa buong pamilya po ni Sister Rosel Jose, the entire Jose family, Lord. Bless them mightily in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, continue to bless the entire family of Sister Carla, the entire Almazan family, in Jesus' name. Maging sa pamilya po ni Sister Juliet, the entire Ramos family. Bless them, Lord, in Jesus' name. Maging sa family, Lord, ni Sister Vivian, the entire Atienza family, in the name of Jesus. In the name of Jesus, amen. Nila, ang salon, ang Victoria, yes, at ang negosyo, yes, Panginoon, ng buong pamilya. Bless, yes, them, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, continue to bless Sister Ernie, the entire Estialbo family, even, amen, her career, her business, Panginoon. Bless her, Lord. Bless her in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, continue to bless Ses de la Cruz, the entire de la Cruz family. Ingatan mo po sila, Panginoon, sa kanilang biyahe, sa mga oras na ito. Makarating po sila ng maluwalhati sa kanila pong patutunguhan at makauwi, Panginoon, sa kanilang tahanan. Lord, salamat po sa iyong pag-iingat at pagpapala sa kanilang buong pamilya, in Jesus' name. Lord, continue to bless Mars Irene Alfonso, the entire Alfonso family, in the mighty name of Jesus. Lord, pagpalain mo at palakasin, Panginoon, si Mars Irene sa kanya pong mga gawain, Panginoon, sa bawat araw, in Jesus' name. Lord, continue to bless Sister Roslyn San Miguel, in the mighty name of Jesus. Ingatan mo siya, Panginoon, maging kay Brother Felix na kanya pong kasama sa kanyang bahay, ang kanyang buong pamilya, the entire San Miguel family, Lord. I-bless mo po, Panginoon, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Ano man ang mga needs niya, Lord, sa bawat araw, bless her, Lord, in Jesus' name. Lord, continue to bless Sister Cynthia de la Cruz, the entire de la Cruz family. Lord, sa kanila pong mga travel, sa kanila pong mga pupuntahan, ingatan mo po sila, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, ma-enjoy po nila ang bawat araw. We speak Psalms 23 verse 6. Lord, ang salita mo po sa Psalms 23 verse 6, ito po ay aking ibinibigay, Lord, at iyo pong ibinibigay, Lord, kay Sister Cynthia de la Cruz, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Maraming marami pong salamat, Panginoon. Lord, continue to bless Sister Revelyn Marquez, in the name of Jesus, the entire Marquez family. I-bless mo po, Panginoon, ang pamilyang ito. Maging sa pamilya po ni Sister Jenny and Sister Berna, ang Barilio, ang Tamayo family, Lord. I-bless mo po, Panginoon, in the name of Jesus. Give them, Lord, the desires of their hearts, Lord. As they walk, Panginoon, sa iyong kalooban, Lord, bless them in the name of Jesus. Lord, continue to bless Sister Joy Lloyd, the entire Lloyd family, Despe family, Gutierrez family. Lord, patuloy pagpalain mo po ang bawat clan, Panginoon, ang bawat family, Panginoon, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Maraming marami pong salamat, Panginoon. Lord, patuloy na pagpapalang maranasan ni Sister Emmy Pineda, the entire Pineda family, in, yes, the mighty name of Jesus. Ingatan mo po, Panginoon, ang kanyang buong sambahayan, lalong-lalo na, Lord, sa kanya pong mga anak na mga frontliners. Lord, continue, God, to bless them, protect them, Lord, in the name of Jesus. Lord, continue to bless Sister Abby, the entire Valle family, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Maging kanyang negosyo, Lord, in Jesus' name, continue, God, to bless her, bless them, Lord, in Jesus' name. Lord, maging sa buhay po ni Sister Jonah Villarasa, the entire Villarasa family. Lord, patuloy pagpalain mo po, Panginoon, ang pamilyang ito, ang kanyang business ni Sister Jonah. Lord, ay patuloy na paunlarin mo, Panginoon, mas marami pang maabot na network, Panginoon, si Sister Jonah, in the name of Jesus, in the name of Jesus.
Maging sa buhay po ni Sister Jessica Alvero Cadavid, the Alvero and Cadavid family, Lord. Bless them, Lord. In Jesus' name, maging ang kanya pong skill, ang kanyang profession, Panginoon. Even, Lord, yung kanyang business, continue, God, to bless her in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, continue to bless Sister Weng Peñalosa, the entire Peñalosa family, Lord. In the name of Jesus, i-bless mo po siya, ang kanyang trabaho, maging ang kanyang asawa, ang kanilang mga anak. Lord, continue na maranasan po nila, Panginoon, ang iyong pagpapala sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lord, continue to bless Sister Emmy Cabaltiera, the entire Cabaltiera family. Lord, maranasan po ni Sister Emmy, Lord, ang higit na kalakasan, pagpapala na nanggagaling po sa iyo, Panginoon, sa bawat araw ng kanyang buhay. In Jesus' name. In Jesus' mighty, mighty name. Panalangin na rin, Panginoon, Lord, para sa aking pamilya, ang Gutierrez Gallardo, Samson, and Aldana family. Hallelujah. Lord, we just entrust our family unto thy hands, Lord. Ang lahat po sa aming pamilya. Panalangin una sa lahat, ang salvation, Panginoon, ang kaligtasan, Panginoon, na maranasan po ng bawat miyembro ng aming pamilya. Panalangin namin, Lord, na wala ka pong lalampasan, Panginoon. Lord, alam namin na hindi po mawawala ng kabuluhan ang aming pong araw-araw, Lord, na paglapit po sa inyo. At ibibigay mo po ang lahat ng aming mga kahilingan, Lord, ayon po sa iyong kalooban, ayon sa iyong oras, Panginoon. Panalangin namin wala pong mapapagod, Lord. Wala pong magsasawa at manlulupaypay at panghihinaan sa pananampalataya ang lahat po ng mga ka-DM pag. Amen. And we pray also, Lord, sa mga hindi na po nakaka-attend. And we pray, Lord, sa mga wala po dito po sa devotion room ngayon. We pray, God, in the name of Jesus, na muli ay ipaalala mo po sa kanila, Panginoon, ang iyong matamis na pag-ibig. At muli manabik sila, Panginoon, na maka-attend po sa devotion room na ito. And we pray, Lord, na muli kang paparito sa mundo, Lord, na madadaktan mo po ang buhay ng bawat isa. Walang magbabago. Wala pong manlalamig. Pagkus, Lord, mananatiling mainit at maalab po ang pagmamahal, ang paglilingkod po sa inyo. Sapagkat wala pong ibang hinahangad ang amin pong buhay. Napansamantala lamang dito sa mundo. Hangad namin, Panginoon, na malugod ka po sa buhay namin. Hangad namin, Lord, na dumating ang panahon na kami po'y sama-sama nandyan po sa iyong kaharian, Panginoon. Na wala pong maiiwan, Lord. Yan po yung panalangin namin. Wala pong maiiwan. Wala pong maihiwalay. Na ang lahat po ng mga taga-DM Pad, mga miyembro po ng Kumari Club, at maging extended po ito, Panginoon, sa bawat miyembro ng aming pamilya. Sama-sama kami, Panginoon, dyan sa iyong kaharian, sa takdang panahon, Panginoon, at kalooban mo po. Maraming marami pong salamat. Dalangin din namin, Lord, ang worship and healing service mamayang 10 a.m. We know, God, na meron ka pong inihandang napakagandang mensahe para sa aming lahat. We pray, God, in Jesus' name, na marami po ang maka-attend via FB Live and even po on-site. We pray that you continue, God, to anoint Brother Bobot Datuin na siyang gagamitin mo po mamaya upang marinig namin ang mensahe mo po para sa aming lahat. Maraming marami pong salamat, O Diyos. Tanging sa iyo po kami umaasa. We love you, God the Father, our Abba Father. We love you, God the Son, our Lord Jesus. And we love you, God the Holy Spirit. And may the love of the Father, the grace of the Son, our Lord Jesus, and the sweet fellowship of the precious Holy Spirit be with us. God bless the Philippines. God bless Israel. God bless the whole world. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen.
Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bye, Paul. God bless. Bye-bye. Bye.